mga kusinero? At anong mga bang aking lulutuin? Siyempre, bago tayo magluto, may sasabihin lamang ako sa iyo. Totoo-totoo ito. Alam niyo ba ang pag-ibig ay parang isang alimak? Mahirap, mahilap, naninipit, at nangangagal. Ganyan ang alimango pag ating huhulihin. Parang pag-ibig, sa una napakahirap. Pero pag ginusto mo, makukuha mo ang sarap. Yan, yan, yan ang pag-ibig. Parang isang alimango ang hirap hulihin, nangangagat. Pero pag ating nakain, ang sarap. Ganyan! Gago! At dahil dyan, ayan, magluluto na naman tayo ng ating pangmukbang. Siyempre, ang ating buttered shrimp and crabs with corn. Ayan, ang sarap pong kumain at magluto ng ating paboritong seafood! At yun ang mga kahugotera-hugotera, ano pang hinihintay natin? Siyempre, magluto na tayo. But bago natin simulan yan, don't forget to like, subscribe, and ring the bell para mag-notify kayo sa mga susunod na video. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! Ayan mga kahugotero-hugotero, magluluto tayo ngayon ng buttered shrimp and crabs with corn. So, ini-ready ko yung ating kaserola para mapaglutuan natin ng ating shrimp, crabs, and corn. Sa pagluluto nito, lalagyan muna natin ng ating lemongrass. Ito yung tinatawag ng lemongrass, or sa Tagalog, sa amin, ang tawag dito ay salay. Yung tanlad. Ayan. And then ngayon, ilalagay natin yung hipon. Hipon muna yung ilalagay natin kasi yung alimango, luto na yun, yung pinakulo na sa tubig ng aking kaibigan. Kaya inuna ko muna yung hipon. So ngayon, ito yung alimango o yung crabs. Ayan, luto na siya. Niluto na ng aking kaibigan kaya medyo kulay orange na siya. Ayan, ilagay lamang natin ito ng sama-sama. At pagkalagay nito, ilagay naman natin yung ating mais or yung ating corn. Itong corn na ito, niluto na rin ng aking besh. Ayan. Kaya medyo malambot na, pero hindi naman as in malambot. Medyo malambot. Kumbaga, kailangan pa rin lutuin ng konti. So, iniibabaw lamang natin ito para nang sa ganun, yung hipon sa ilalim, then crabs, din yung corn. Lagyan natin ang ating whole black pepper. So sa ngayon, ito yung ating ilalagay muna. At pakukuluan natin siya sa ating Sprite. Ayan, Sprite yung ating isasabaw kasi mas mabango, mas malasa, at mas nanunuot mismo ang lasa doon sa crabs, sa shrimp, at sa corn. So wag nating pupunuin or wag nating ilalahat yung 1.5 liter ng ating Sprite. So, i-level lamang natin yung sabaw doon sa crabs. Diba, nauna natin hipon at saka yung ating crabs. So, yung ating sabaw, i-level natin doon sa crabs. Ayan, at ating takpan, iwanan natin ito or pakuluan lamang natin ito ng 10 to 15 minutes. Ayan, para ma-absorb ang lasa ng Sprite doon sa ating shrimp, crabs, and corn. A few inches later. So yun guys, after 10 minutes na pinakulo ko siya and wala na siyang halos sabaw. Ayan, sobrang bango ng Sprite, ayan, paminta and lemongrass lang yung nilagay ko dito sa pagpapakulo. And yun, yung sasalain ko yung ang aking salaan dito sa steamer. So, meron din naman siyang ilagay ko lang siya dito para ma-drain. And pagka nilagyan natin siya ng sauce, is wala siyang sabaw, wala siyang tubig, wala siyang nung Sprite. So, nasala na dito. So, ilagay ko na guys. Ilalagay ko na dito yung aking pinainit na ay pina
kulos Sprite with lemongrass and yung ating black pepper, whole black pepper po. So yun guys, kung sasama-samahin natin yun. Ang bango guys! Ang bango niya, grabe. Parang ang sarap kumain na. Pero masasarap siya mamaya pag may sauce. Yan. Malagyan siya ng sauce, yung coated na. Ano, gagawa tayo ng sauce, yan, butter, para magmukha siya ng butter, shrimp, and crabs. Natin siya dito para pagka nilagyan natin siya ng ating gagawing buttered, ayan, with yung buttered na para maging buttered crab, shrimp, and ayan, with corn. So, gagawa tayo ng sauce para dito. So, lagay lang natin dito. Ayan guys, luluto na tayo ng ating sauce para sa ating buttered crab and shrimp with corn. Ayan. So, unahin natin guys yung ating butter, syempre. Hindi yan magagawang butter, shrimp, corn. Pag wala, butter! Ayan. So, sunawin lamang natin siya dito. Tapos, mamaya guys, sobrang dami nung gagawin natin. So, ang gagawin natin, para magkasya yung sauce, isa-isahin natin siya dito. Tapos, saka natin siya hahaluin doon sa ating magandang lalagayan. Ayan guys, tunaw na yung ating ano po. Tunaw na ho yung ating butter. So, lalagyan na natin ng lagyan na natin po ng ating bawang. Ayan, lagyan natin ng konting luya. Ayan, unahin po yung luya. Kasi yung luya, guys, mabango siya. Ewan ko, sobrang ano, adik na yata kami sa luya. Lalo ngayon, guys, ang sarap ng ano, dapat may luya talaga yung ano natin. Pag luluto. Ayan, and then ilagay na po natin yung ating bawang. Tansya-tansya lang guys. Ayan, lutuin lang natin yung bawang at saka luya, and then ilagay natin yung ating sibuyas. And lagay na po natin yung ating sibuyas. Ayan. Ayan mga kahuputera, kahuputera, sobrang ano, bango na ng aking minibisa. Ano pa lang to? Butter, ginger, onion, and garlic. Ayan, lagyan natin ng konting ketchup. Kasi hindi available na naman yung ating tomato sauce na magkakasama na kanina sa
din natin ang powdered chili, mga half spoon. Ayan guys. Pamenta. Oh my god. Masarap guys. Spicy talaga. Super spicy. Siyempre, maglagay din tayo ng ating chili po. Ayan, chili na ganyan. Ito si chili na to guys, hindi masyadong maanghang kasi yun yung chili na mahahaba. Ayan, haluin lang natin siya guys. Paglagay tayo ng kaunting oyster sauce. Ayan. Hindi na tayo maglalagay guys ng asin. Tikman natin. Sarap. Tama-tama yung lasa niya guys. Mas maanghang. Yung alat, sakto. Yung tamis, sakto lang siya doon sa tomato paste at sa ketchup natin nilagay. So, ihalo na natin guys ang ating shrimp, crabs, and ang ating corn. So, ganito. So, pagka ito yung sinama natin na sabay-sabay yung corn, yung shrimp, at saka yung crabs, hindi siya magkakasya syempre. Ang gawin natin one by one, tapos ilagay natin sa isang lalagayan and then i-mix natin siya doon para magsakto sa kanila, para fair ang labanan, ganun. So yun guys, ayan, okay na, ready na yung ating lalagayan and mamaya pag nasali natin doon, painitin lang ulit natin ng konti para ma-absorb niya yung sauce na ginawa natin. So, para magkasya, ganito lang yung discarte dyan. So, kailangan subo lang natin siya. Ayan, para makoated siya. And then, lagay natin dito isa-isa. Ayan. So, yung hipon, walang problema kasi maliliit. Kasi yung mga alimango, kailangan makoated siya talaga. Guys, may natirang konti. So, lagay natin dito. Ayan. Ayan, muksang sakto lang. Takpan natin guys. At ating silihan yung ating apoy. Hinaan lang natin guys. Ayan. Yan, painitin natin ito about 5 minutes para ma-absorb ng ating crabs, shrimp, at corn yung ating ginawang sauce. A few moments later. So guys, ito na yung ating crabs and seafoods.